Hello guys! So, welcome back sa aking channel. So, today's video, i-share ko sa inyo yung 5 best app na pwede nyong i-download na makakatulong sa homeschooling and sa pagmamodule nyo. And hindi lang to para sa mga estudyante, para rin to sa mga parents na medyo nahihirapan sa pag-intindi o pagtuturo sa mga anak nila. So, ayun, let's start! Okay, ang first app natin is Quizlet. So, itong app na to for studying and finding answers to problems and makakahanap ka rin ng mga flashcards sa mga subjects. So, ayan, puntahan na natin siya. And punta lang kayo dun sa search bar. Halimbawa, you want to learn more about English, search nyo lang English. Then, people who have made sets para may mapag-aralan din kayo and mahanap nyo rin yung ibang gusto nyo dito. Kung gusto mo to, ayan, kung gusto mo to, click mo lang. For example, ito, click natin to. Ito mga 31 terms. Then, may mga flashcards that help you understand the definitions of every word. So, kung gusto nyo pang mapag-aralan ito, just go down and click Learn, Flashcards, to Write, Match, or Test. So, yun ang ating unang application. So, ito namang next is Photomath. Itong Photomath is simply solves your own math problems for you. So, I'm going to go ahead and show you how to use it. So, once na-download mo na, ganito yung makikita nyo. This is a camera screen. So, if may math problem kayo or on your computer, all you're gonna do is to tutok your camera sa math problem nyo. Then, take a picture of it. Alright, scan natin to. Actually, sinulat ko lang siya. Ayan. Then, picture nyo lang. Yan, ibibigay niya lahat yung mga animated tutorial para maintindihan nyo kung paano nasagot at ibibigay niya rin yung actual answer. Ayan. Mga equation and mag-try pa tayo ng isa. Ito naman sa fraction. Ayan, same lang din. Si-show niya yung mga steps kung paano nakuha yung answer. So, itong next one is EssayBot. So, itong app na to can help you write essays and gather information. And once na-download yun na, ganito yung page na bubungan sa inyo. To get an essay, simply click the plus button at the bottom corner. And search nyo lang yung topic na gusto nyo. So, let's say about a history of table tennis. Then, search this title. Ayan. So, lilitaw lahat ng topic na related dun sa essay na gusto nyo. So, ayan. Pili lang tayo. So, bali, plagiarize pa lahat to. No? So, para hindi maging non-plagiarize, click nyo lang yung bell button and citation. And, click the add citation para ma-include yung reference. Ayan, included na siya niyan. And then, click the paraphrase and add. Para maging non-plagiarize siya. And then, kapag once na iba na yung ibang words, click nyo lang yung add. Ayan, ma-include na yun sa inyong essay. So, kayo na bahala kung anong gusto nyong mangyari sa essay nito. So, itong next natin is Socratic by Google. So, itong app na to, medyo similar lang siya sa Photomath, except hindi lang siya about sa math. Pwede kahit anong subjects. So, for example, meron tayong question dito. And, ibibigay niya yung answer definitely. So, yan. Picture nyo lang. Then, click go. Ayan, what is the largest organ of the body? So, skin yung tamang sagot. So, ayun lang. Pwede rin kayong mag-scan ng ibang tanong yan sa mga module nyo. So,
So itong last application natin is dictionary.com. So basically, mahanapin lang niyo yung meaning do sa mga word or vocabulary na hindi kayo familiar sa definition. So pag open niyo dito, makikita niyo agad kung ano ba yung word of the day. So ayan, scanner ang word of the day natin. So tingnan natin yung definition niya. Ayan, makikita niyo yung meaning at magbibigay rin siya na example kung paano ba siya gamitin. So, itong dictionary na to, hindi lang siya ganyan. Meron din mga synonyms, antonyms, tapos yung mga differences ng mga word. Ayan. So, tingnan natin tong intrusive versus obtrusive. So, ayan, makikita nyo kung ano bang pinagkaiba ng dalawang word na yan. So, yun lang. Ayan. So, ayun na nga ang 5 best app na pwede nyong i-download para makatulong sa pag-aaral nyo ngayon. Kung sa tingin nyo nag-informative and helpful itong video ko, please subscribe and give me a thumbs up. So, maraming salamat po sa panonood. Kung meron po kayong mga suggestions or anything, just comment down below. Yun lamang po. Thank you for watching. Bye!